Good morning, guys. Hindi na ako nakapag-vlog kahapon kasi nag-charge kayo. And, ayun. Parang, hindi ko maintindihan yung pimple ko dyan. May puti-puti pa ako dyan kasi aloe vera yan. And, hinatid ko na si Papa ano sa work. Kasi malapit lang naman yun. Hinatid ko naman si Papa everyday. Kasi, ewan ko, parang nandito yung sasakyan pero hindi naman ako maalis. Pero in case lang. So, ngayon kakain ako neto. Ano bang tawag dito? Pero malinis naman yung baso namin kasi wala pang laman, kundi banana. So, ito. Nippon ham yung tatak mang gumawa. And curry. Wait. Curry tapos cheese yung laman niya. And ano, oras na ako natulog ko gabi? Kanina umaga pala ako natulog. 3 o'clock yata yun. Kasi nanood ako nung How to Get Away with Murder. Sabi ko, manonood ako sa phone ko para... Kasi pag sa TV, hindi ako matutulog kasi ang ganda manood sa TV, di ba? Pero nanonood ako sa phone ko. Nakailang episode ako. Kamusta naman yun? Ano, malamig. Malamig na. Nakapadyama nga ako. At that weather. Hindi na siya ganun kasi may parts ng cloudy. Tapos sa kabilang parts, medyo blue sky naman. Pero, malamig siya. Pero buksan natin niya para umasok yung bagong hangin. Oops. Ito yung bintana na namin. Napakahirap. Buksan. Grabe siya. Buksan natin ito. Para sumingaw. Sumingaw. Yung ano ko dito, oh. Malaki na naman tingnan kasi... may scar, tapos merong bagong pimple, kaya ang laki na tingnan. Baka ang film ko, this one, Vice na Gandalf brow, micro brow. Hindi ko pa sure. Binubuksan ko lang itong PC kasi bago ko kumain. Wala nang gatas. So, paano mo mag-cereal? Nung isang araw, nag-try ako... Nung nakita niyo yung Costco vlog ko, nagkumain ako doon ng cereal, may gatas na hindi naman malamig, pero hindi ko akalain na sira na may gatas yung tas kinain ko. Tapos naalala ko, hindi pala ako kumakain ng cereal na may gatas. Tapos, yun yung vlog ko sa Costco, yung first time na kumain ako ng cereal na may gatas. And nagustuhan ko naman siya, hindi pa yun malamig, guys. Tapos, nung isang araw, kumain ako ng Choco Crispy, nilagyan ko ng gatas, and masarap siya, in fairness. So, ayun. Kaya ngayon, parang gusto kong kumain. Guys, ba't hindi ako umiinom ng gatas? Kasi parang, ano, ninanamnam ko maiging pag-inom ko, ginagano ko. Ginagano-gano ko, kaya parang nasalasahan ko ng bongga yung gatas. Tapos, in the end, ayoko nung lasa niya. Nanonood kami habang kumakain. Pero, minsan, madalas, nakasalang yung palabas. Pero, nagkukwentuhan kami habang kumakain. Ganun din. Yung How to Get Away with Murder, kailangan yun, pag pinanood mo, ano, nakatuto ka talaga kasi ang bilis nila magsalita. Sa Netflix, meron namang subtitles, pero kailangan pa rin tutok ka. Kasi, ano, about law, tsaka every episode nga ba, parang bago yung kliyente nila dun sa law office, so kailangan. Alam mo yung mga pangalan agad. Kasi parang hindi ka malito kung sino yung pinag-uusapan nila. So, ayan. Siguro mga 50 lang. Tapos, ililigpitin ko to mamaya pagkatapos ko kumain. Ay, guys, kahapon pumunta kami ng 7-Eleven ni Papa pagkasundo ko sa kanya. So, ito, ano daw, strawberries and condensed milk shaved ice. So, para siyang masarap. Ang naalala ko nung sinabing shaved ice, yung... Ano pangalan nito? Yung halo-halo sa Kuya Jace. Hindi ko alam kung bakit. Nung nakita ko to, ito mismo, itong ice dito, yung part na yan. Ang naalala ko, yung halo-halo sa Kuya Jace. Tapos, ito guys, tingnan nyo to. Oh! Whoopsies! Ito oh! Royal milk tea. Ewan ko meron yata siyang tapioca. Oo nga, may tapioca na mochi type. May milk ice. Milk sauce pala. And then, ice.
kalain mo yun, merong royal milk. Kaya sabi ko, itatry ko to. Diba sabi ko kahapon, nagkikrave ako ng milk tea. Ayan. May ano, may milk tea naman sa mga 7-Eleven, ganyan. Kaya lang guys, ang liit nga ganyan lang siya kalaki. Tapos, ang paya, tapos magkano, halos 300 yen. Kaya, wag na, ice cream na lang, 138 yen lang yata yun. Kung hindi ako nagkakamali. Diba? Pongga, doon ka na sa ano. Ito guys, kain tayo. Kain-kain. Kasi inom pa ako ng gamot. Wow. Hi guys, yan. Tapos, nag-half bath lang ako kasi naligo ako ng buhok ko kagabi. So, para maano ko siya. Para ma-straight ko. And mag-film yata ako, guys. Hindi ko alam, guys, kung anong film ko. Yung, just yung mukha ko, ewan ko dito. Bakit ako, ba't ako nagbe-breakout? Meron ako dito. Tapos, saan pa ba? Wait lang. Saan pa ba yung ano ko? Wala naman. Kaya lang yan, itong side na to. Tapos dito sa may ilong ko. Hindi ko alam. Ba't ako nagbe-breakout? Na-stress lang siguro ako kasi walang work. Alam mo yun, kakaisip, kung anong gagawin. Tapos ayun yung damit ko guys, shirt lang. Parang medyo tumaba ako, tumaba talaga pala ako kasi ano sa akin to, fit na itong damit. Dati malaki sa akin to. And yung short ko, yun pa rin yung short ko kahapon. Kasi nagpalit naman ako ng mantulog kagabi. Hindi ko alam guys kung anong i-review ko, yung gandal na brow or itong foundation. Not sure. Yung pangkilay na lang kasi wala pa akong na-review yung pangkilay eh. So, itry natin. Ang dami kong naisip na video ideas pero meron pa kasi ako mga i-review eh. Ilan pa yung i-review ko dito? 1, 2, 3. 3 na lang naman kasi itong cream lipstick. Yeah, ano ko rin to. First impression ko lang naman siya. Swatch. Maybe. And ito, meron pa ako nito. Ito. Gusto ko rin na i-review. Tapos itong lipstick na to, sabi nila matte daw to. Tapos long lasting. So, I don't know. Ano na sabi kong gagawin ko? May gagawin ako, kaya ako lalabas dito. Ah, sa cellphone. Isusulat. Yung mga video ideas na naiisip ko, sinusulat ko sa notes sa phone para hindi ko siya makalimutan. Ganun. Bakit parang amoy ano dito sa kwarto ni Papa? Alam mo yun, amoy, ang pangalan nito? Ay, amoy suka. Amoy adobo, ganun. Amoy adobo. Foot peeling something. So, ang pang straight ko is itong Mod's Hair na straightener. Pwede rin itong pang curl, pero nakalimutan ko na mag-curl. Dati, aral na aral ako dyan sa pag-curl, pero ngayon, kalimutan ko na. Sineset ko siya ng 200. Ayan yung settings niya. Ang pinakamababa is 120. Ako 200 nilalagay ko para isang ganun lang. So, dahil diba lately nagfi-film nga ako. So, pag kasi bagong ligo ka, tapos nag-straight ka ng buhok, basta iba yung something niya. Iba yung kapit ng buhok. Pero kapag the night before ka naligo, tapos kinabukasan ka mag-straight, ang ganda ng buhok mo, te. Kasi, pag bagong ligo, diba, syempre, wala pa siyang langis-langis. So, ayun. Oops. And madali lang to uminit. Pwede na siguro to. Ang ayoko lang dito sa pangkulot na to, pati tong likod niya umiinit. Oo, parang alam ko umiinit to. Kasi napapaso niya ako. Ayan, medyo mainit. Tsaka meron tong sinasalpak na pang curl and something. Pero hindi ko anong pusan ko nilagay yun. Nabili lang to nila mama dati sa second hand store. Pero kung tutuusin, halos bago pa siya. Pero dahil nasa second hand na, 1.5 na lang siya nabili. So, ayun. Ako ganyan lang ako mag-straight, guys. Ayan. Lalo na sa ilalim, hindi naman ako lalabas. Tapos, okay lang kahit ganong straight lang. Yan lang. Pati sa kabila. Aw. Ayoko lang din dito, naiipit yung buhok ko. Ang daming arte. Ang daming reklamo. Meron kasi akong pang straight. Ewan ko, nasa na ba yun? Nandito ba yun? Tinanggal ko na yata dito. May pang straight ako dati na ang mahal-mahal pa ng bili ko, halos 2 lapad. 20,000 yen. Tapos, parang feeling ko kasi naiipit na yung buhok ko, kaya niretire ko na siya. Nag-retired na siya. Pinag-retire ko na.
Kaya ayun, kaya meron na, para kaya meron ako na. Diba? Nag-i-straight siya. Ang buhok ko naman, wavy. Hindi naman siya kulot, wavy. Wavy siya. Pero nung bata ako, hindi rin siya kulot, wavy din. Oh, compare mo sa kabila. Na may ganun. Diba? Kapag ganito na yung length ng buhok mo, okay na tong straight. Pero kapag yung hanggang dito yung buhok ko, syempre yung nandito sa ilalim na buhok, sobrang ikli. Yun, mahirap siyang straight. Dati sabi ko, ang daming pros nun. At least, madali na ako makakaligo. Tapos, pwede akong magplansya kasi maikli na lang. Pagtanto ko. Mahirap pala magplansya kapag sobrang ikli ng buhok mo. Kasi, maikli nga yung likod. Straight kasi, para walang sabit-sabit, hindi may ipit sa plancha. So guys, ayun, tingnan nyo yung reband ng buhok ko, diba? Ganyan, nakakaloka, diba? Oh, yan na yung pinagtubuan ng buhok ko. Hanggang dito, yan na yung buhok ko. Ito yung rebanded. Kaya, ang ganda lang ng reband, kasi kapag, yan, kapag bagong reband, mga 3 months, ganyan. Pero kapag tumubo na ng mahaba yung buhok mo, kaya rin ako nagpaikli, kasi, ang awkward nung straight dito sa baba, tapos pagdating dito sa tuktok, nandun yung kulot. Ayoko nang ganun. Kasi ako, usually, ang unang kumukulot sa akin, yung nasa loob na part. Pero nung nakaraan, napansin ko na halatang halata kasi nandito sa labas ng buhok ko yung curve. Kaya sabi ko, magpapagupit na ako kasi ang awkward na nung itsura niya. Kaya ayun, ayun guys, yun, ayun. Ganyan. Sa labas, hindi pa ganyan masyado nung nakaraan. Medyo pa lang. Pero makikita, alam niyo yung makikita muna dito sa tuktok na may curve. Meron na siyang, ano, kurba. Kaya halata-halatang nagpareband ka. Kaya, ayun. Ang awkward na kaya, pinagupit ko na. Ang init nga kasi, guys. Ang hirap. Ang hirap mag-blower. Nung summer, grabe. Tapos, ayoko naman lumabas nung sobrang basa yung buhok. Kasi, hindi ako sanay ng ganun. Simula nung pumunta nga ako dito, hindi ako sanay ng basa ang buhok na lalabas. Kaya ang hirap, papatuyo mo sa electric fan bago pa matuyo, kailangan mo nang pumasok. Tapos magsusombrero ako, tapos basa ang buhok ko, iyon, ang baho nun. Magpas pagpapawisan, tapos basa, ay, sigurado ang baho. Nakaayos yung hair mo, tapos minsan kasi pag naka-makeup ka, tapos hindi nakaayos yung hair mo, parang ang gulo pa rin. Parang ang gulo. Nakakatakot kasi diba malaki yung tenga ko, tapos ayan o, mainit siya. Kaya ginagano ko. Baka mapuruhan ang ating tenga, ang bunayente. And pag nagpa-plancha ako, gumagamit ako ng plancha. Pag gumagamit ako ng plancha, guys, in-off ko na. Tapos, para sure, tinatanggal ko talaga siya sa saksaka. Gagamitin ko yung belo para ano? Para meron ng SPF, tapos tinted sunscreen na. Para hindi na doble. Diba? Para hindi na ako mag-moisturize. Ito na. Ito pa, real techniques na sponge. Alam nyo, guys, kung kanino ko to nabili, diyan sa Pilipinas, sa Shopee, sa shop ng kapatid ni Anakay, si Charmaine, Starmaine Shop. Oo, ang alam ko, hindi ako nagkakamali. Basta yung shop niya na yun, doon ko to binili sa kanya nung nasa Pilipinas ako. Nag-try ako bumili sa shop niya. Tsaka, sa kanya rin ako nakabili nung unang-una kong ganito, yung pimple patch. And ano pa ba yung binili ko sa kanya, nakalimutan ko na. So, isa lang muna yung kunin natin. Kasi di ba yung ginagamit ko sa video ko nung nakaraan, hindi ko pa siya nahugasan. So, ay, hindi na siya maibalik. Aray ko, tanggalin ko na din kasi hindi na siya maibalik. Tignan natin siya dito. Parang ang lakas nung amoy niya. Parang ang liit nito.
maliit lang siguro to kaysa dun sa ginagamit ko. Mas maliit siguro to kasi dalawa eh. Yung binili ko sa akin kasi dito ko sa Japan nabili yun. Mas malaki kapag nabasa. Siguro ito yung mini version niya, I think. Kasi yung sa akin ang laki. Okay. So, ito yung sponge na yun, di ba? Yung galing doon sa Pilipinas. And then, ito yung binili ko, di ba? So, tingnan natin. Tingnan nyo guys yung itsura nito. Ito yung bago. So, feeling ko mini yan. Feeling ko. Mas maliit siya. Pwede siya gamitin ng damp and dry. Pero tingnan nyo guys, pag hindi siya basa, di ba ganyan? Kaya lang ito talaga matigas. Matigas to. Compared dun sa kanina. Hindi ko alam kung fake ba to. Pero sa Amazon ko kasi ito binili. Ang alam ko walang fake sa Amazon. Ay, bakit parang magkaiba sila ng kulay? Bakit ganun? Luma na lang ba to or what? Pero kasi ito talaga malambot to. Ito. Kita nyo? Mas ano to? Anong pangalan nito? Parang mas marami siyang foam kesa dito. Pero hindi ko alam kung alin yung fake dito sa dalawa. Or baka magkaiba lang. Dahil ito nga, dalawa nyo nabili ko kasi ito isahan lang. Hindi ko sure. Pero magkaiba talaga sila ng kulay. Siguro ewan ko kung gamit na lang ba to or what. Pero iba talaga yung texture nito dito. Pero hindi naman na ano yung face ko. Maganda pa rin naman application nito. Kaya hindi ko sure. Pero siguro hindi. Baka 2-in-1 lang kasi yung kanina. So, ayan guys. Mag-get ready tayo. Get ready. So, gagamitin ko tong Bello Tinted Sunscreen. Well, igalan ko na nga lang. Panoorin niyo yung review ko. Ang ganda na ito. Tapos panoorin niyo yung review ko. Para ano? Para yung pinaka-thoughts ko nandun. Char! Ayun na, kasi para siyang moisturizer lang ang peg niya. Ganda niya sa skin. Hindi na ako nag-moisturizer ha guys, kasi meron na tong, eto na lang, as one. Para hindi masyado yung ilalagay natin sa face natin. Papansin ko yung acne scars ko dito, paunti-unti na siyang nawawala. Pero awesome. Ay, hinayang nga ako dito. Hindi ko masyadong ginagamit kasi isa lang to and maliit pa siya. Ayun, may nararamdaman ako dito sa ilong ko na something. And nakakalok. Ang bango nito! Bango niya. Tapos ang ganda niya pa. So, saan ka pa? Ito na lang. Damp sponge, guys. Ang dali lang i-absorb nung itong tinted moisturizer na itong ano. Madali lang ma-absorb sa skin. Kaya, parang basang-basa yung damp sponge ko. Basa pa nga siya, te. Nilagay ko na sa mukha ko, tapos, tsaka ko sasabihin, basa pa. Kakali. Ang hirap kapag tahimik, ano? Film na tayo. So, yan ang ginawa ko, guys. Clipstick na rin siguro ako. Para, tapos na. Mag-ano na lang ako. Para ang i-video ko na lang maigi is yung Vice na brow something. Ganda brow. Anong lipstick natin? Anong gagamitin natin lipstick? Ito na lang siguro Mirrored Mocha. I think Mirrored Mocha. Or ito na lang Bellissima. Kasi itong, ano ko, ngayon lang ako makakagamit nito. Sige, open na nga natin. Girl, bagsak ng bagsak tong ano ko. Sinabi kong wala tayong pambili. Itong Everbile na matte nudes. Ngayon ko lang ito gagamitin pero last year ko pa ito binili. 165 pala ito. Ay, ang ganda ng packaging ng Everbile na guys. Ewan ko, I love it. Ayan, ang ganda. Matte din siya, matte. So, ito siya. Ala, halos pare-pareho na yung lipstick ko. Puro ganito kasi yung shade na gusto ko, guys. Yung brown. Brownish. And Bellissima yung ano na. Shade. Bellissima.
And feeling ko dark to, kaya... Ah, diba? Kita nyo ba? Meron? Meron ba? Mm. Medyo dark nga siya. Mm, okay. Kino-konti-konti ko lang kasi siya, guys, dahil parang dark siya. Ah! Napansin niyo ba yun ang Ever Belen na meron siyang scent na halos lahat ng lipstick nila ganun? Parang, alam mo ito? Coconut? Coconut ba na? Coconut talaga. Unang-una kong, nung nauso yung matte na lipstick, tapos ang nakita ko dati nun sa YouTube is yung, etong ano, EB matte, na ano, nagli-lipstick ako dati, pero nung nauso yung matte, nagustuhan ko siya, tapos na may napanood akong video, si Nanay Aisha yung Purple Aries, ano, saan ako unang-una nakita yung swatches na mga lipstick, yung mga OG na kulay pa, yung Offbeat Pink, Storm, ano pa ba yung isa, Love That Red, din pa yung mga Sienna, yan yung mga OG na, ano diba, na lipstick ng EB Matte, yung EB Matte na line nila. So, nung nakita ko yon, nagpabila ko kay Mama, and wala. Sobrang nagustuhan ko, gustong-gusto ko yung shades ng EB, ng Ever Blenda, lalo na EB Matte, and then, yung formula nila, maganda. Ano siya talaga, long-lasting. Ano yung ano ng Ever Blenda, kahit matte, hindi siya dry. Oo, ganun. gusto ko talaga tong Belo, guys, kasi kita nyo kanina, diba? Na even out niya yung skin tone ko and meron siyang coverage. And habang tumatagal to, guys, mas lalong gaganda yung coverage nito. Parang mas magiging, mas maa-adapt nung mukha ko yung ano yun? Parang, basta mas nagiging same siya ng shade ko. Parang, ano bang tawag doon? Paano ba sasabihin yun? Basta habang tumatagal, mas natural looking siya. And sa una, kala mo medyo maputi sa una. Pero habang tumatagal, nagiging kakulay na ng skin mo. Oo, ganun. Yun yung paliwanag na mas malinaw. Diba guys, ang ganda niya. Tapos, ang bango nung amoy niya ha. Pero mga 2 hours lang mawawala na rin yung amoy nito. Pero sa akin, kahit all day itong may amoy, okay lang sa akin kasi mabango siya. Bango niya. So, ayun yung setup ko. Ayan. Mamaya lang, pinapa-cool down ko lang tong camera ko kasi medyo mainit siya. Mag-film na tayo. Mag-film na us. Ayan. So guys, babalik ako ha. Mag-film lang ako. So, ayan guys, tapos na ako mag-film. Whoops. Tapos na ako mag-film and kakain ako. Ang kaso lang, hindi ko alam kung anong kakainan ko, guys. Baka mag-nuggets na lang ako. Gusto ko nang kumain kasi gusto ko nang i-try to. This one. May ice cream to dyan. So, asan na nuggets ako? Wala na akong nuggets. Alam ko may nuggets pa ako ito. There you go. And... So, dito natin ito lagay. Sa pangsasaw-saw ko dyan is... Ito. Ito ka. Oh my gosh, masarap to. Sweet chili sauce, pero hindi naman talaga siya chili. Sweet lang. Pero masarap siya, in fairness. Kuha tayo ng mga... ating gagamitin kutsara tinidor. Meron din ba kayong favorite na kutsara tinidor? Diyan sa bahay niyo. So, kuha tayo nito. Asan na ba yun? One. Ang laki. Ito kasi, wait lang. Ito kasi, itong maliit. Pag ginagamit mo, nakakasugat siya. Nakakasugat ng kakainin. Parang natataliman ako sa kanya. Kaya, mas prefer ko itong malaki na to na nawala na yung pang lock niya, pero ayun, okay pa rin naman siya, kaya go lang.
And guys, whoops! Wait lang guys. Magpo-focus yan. Wait lang tayo. Kaya niya yan. Kaya niya. Oh, di ba? Ayan yung kakainin ko guys. Sweet chili sauce, chicken nuggets, iced tea, and kanin. So, kain tayo guys. Nag-pray na rin ako. Ang sarap na ito guys, itong sweet chili sauce na to sa manok. Sarap yun sa manok. Pwede ko mainit pa nga ito, pero nagugutom na ako. One na, and ano lang yung kinain ko kanina, diba? Nahati-hati ko talaga yung ulam ko guys. Alam ko ganyan ako kumain. Inahati-hati yung ulam. Feeling ko tuyo naman na itong mga to kasi mainit. Yeah. They are tuyo na. And ako, gusto ko kapag nagtiklop ako or whatever, mas gusto kong nililigpit na rin siya agad. Kasi kapag natenga dito sa kama, and ayoko yon yung natetenga kong... Ay! Ayoko yung ano, tumatambay pa dyan, iligpit na kasi kakatamaran mamaya eh. Well, ako, nakaugalian ko lang din kasi. Ito, hindi na ito mainit, so pwede na ipakon ko. Dati pag nagfi-film ako, nililigpit ko kagad yan kasi ayoko nang hindi nakaayos yung kwarto ko. Pero ngayon, parang dagdag kasi sa trabaho pag ligpit balik, kaya. Guys, sabi ko, diba dito ako mag-edit? Ganda na nung edit-edit ko dyan eh, oh. Tapos, umaraw, uminit dyan. So sabi ko, lilipat lang ako dito sa side na to. Ang kaso, tumayo ako kasi ibabalik ko to dun sa kwarto ko, diba? May nakita akong spider na maliit and kakulay siya nito. So, hindi ko malaman kung nasaan siya. So, lalayas tayo dito. Alis tayo dyan. May gulay. Ayun. Dito na lang muna siguro ako sa kwarto kasi mas malamig dito kaysa dun sa kwarto nila papa. Pero, bala ko kasi, habang ko mag-edit is manonood ako ng How to Get Away with Murder. Pero guys, ako kasi hindi ko alam, kapag nanonood ako ng series, gusto ko gabi, lalo, pagkatulad yung Friends na natapos ko na, diba? Tapos kung uulitin ko siya, okay lang, kahit hindi na ako nakatutok talaga. Pero kapag bago yung series, tapos lalo na yung How to Get Away with Murder, kailangan tutok ka talaga dun. Hindi, mas bet kung manood ng gabi. Hindi ko alam kung bakit. Ba't ako ganun? Pero mas gusto ko gabi. Manood ng mga series na Sergio Sohan. Okay, ito nalaglag, iyak ako. Dito kasi sa kwarto ko, pag nag-edit ako, aray, wala akong lamesa. Kaya nahihirapan ako mag-edit.
Papa pala kakatawag, may OT daw siya. So, 8:30 pa yata siya uwi. Kaya ayun, 8:30 pa siya uwi. Kaya, dapat tapos na akong mag-review mamaya pag uwi ni Papa para kakain na lang kami. And all. Lagyan natin ito para umibabaw tayo. Ito talagang kwarto ko. Parang nag-iiba yung kulay ko dito kasi kita nyo ba yan? Iba yung kulay. Maputi. Ito talaga maputi. Tapos yung itong dares, hindi. Kaya parang nag-o-orange ako madalas. Kaya nga, bumili din talaga ako ng ring light kasi kapag itong ilaw ko lang na yan at yung sunlight, yung normal na sinag ng araw, dahil sa kulay ng kwarto ko, nag-iiba-iba siya ng settings, lalo na kapag yung araw, syempre gumagalaw-galaw, nag-iiba-iba. Kaya minsan nag-o-orange ako, minsan blue. Kaya ayan. Hi guys! Good evening! Wait! Oops! Nandito kasi upuan. Oops! Ayan, kakatapos ko lang ng review ko dun sa Vice Cosmetics na pangkilay. And, abangan nyo yun guys, i-upload ko yun. So, ayan. Gabi na. So, ang ginawa ko lang kanina dahil may OT nga si Papa. Ayan, nag-edit ako. Pagkatapos ng mga gawain ko, nag-edit ako. Pagkatapos ko guys mag-edit, nagmerienda ako ng french fries na may cheese. Oops. Kaso hindi ko siya na-vlog kasi may charge pa kayo kanina. So, ayun. Tapos ngayon, nagsasaing na ako. Maluluto na pala siya. Ganun siya kadali. Mamaya pa si Papang 8. Magluluto ako ng tuna egg. Ayun na lang, kasi meron pang adobo dito na niluto si Papa noong nakaraan. Ayan. Ito. Nakainang init na nga to guys, para alam niyo naman ang adobo. So, pasarap ng pasarap. Ayun. Yun lang naman ang kaganapan. Tapos, nagsalang lang ako ng friends. And, kumakain ako ng candy kasi para akong naliliyo. Siguro, dahil nakatutok ako sa laptop ng matagal. And, very nice yung laptop ko guys. MacBook. Yung 13-inch lang tong MacBook ko na to. MacBook Air. 13-inch, ang alam ko. And if nag-e-edit ka, ang ganda ng battery niya. Nakailang edit ako ng videos. So, kung tutuusin, mga 3 oras siguro ako nag-edit and naging 30% lang siya. Tinigilan ko na lang kasi. Tapos na ako. Eh, ayun, kaya chinacharge ko siya ngayon. Tapos ayan, full charge na siya. Maya-maya hugutin ko, mga 5 minutes pa. Ang ganda, ang ano siya. Kaya hindi ko, hanggat maaari, hindi ko siya ginagamit ng naka-charge. Unless talaga may hinahabol lang akong gusto ko mag-upload, ganyan. Pero as much as possible, hindi. Kasi nasisira nga kapag naka-charge tapos ginagamit mo. So, ayun. Yun lang naman, guys. And, yun, wala na tayong ganap. Mamaya magluluto ako, guys.